Alright mga kabarkada, good day. So for today's vlog ay pag-uusapan naman natin ang bagong Yamaha 155 ano? So BBA, so variable valve actuation. So ibig sabihin ng BBA. So ngayon naman ay pag-uusapan natin itong standard version ni Yamaha, no? Si Yamaha Sniper 155, ito yung tatlong kulay na meron siya. So matte black, yellow and blue. So dito tayo sa blue. So medyo malikabok lang dahil sa kanya isa sa dito siya sa labas. So sa harapan bahagi meron siyang 90x80x17. So meron na siya ng eto, pero hindi ka nabibili ano. So dati kasi walang ganito eh. Ngayon meron na, hindi ka nabibili ano. So sa bulb type, sa signal light niya is bulb type. So ito naman ay LED na siya, LED na 'yan. Pati headlight niya ano. So napaka-aggressive ng look nito dahil sa kanyang bagong design ng headlight no. So meron siyang maliit na para pinaka windshield no. So alam mo mukha siyang alien. Alam mo mukha siyang alien. So aggressive look mga kabarkada. So ayun nga, katulad nung isa, digital panel na rin siya. So kaya ito yung kanyang para sa headlight tsaka sa pass no, pass. So, ayan, pindutin mo lang pass yan. Signal light, busina. Ito sa hazard, electric start, kill switch no. Sa likod, meron siyang 120x70x17. So naka Nissan caliper po siya no. And naka mono shock din. Tapos ito na yung kanyang bagong brake light at saka signal light. So bulb lamp dito pero ito ay LED no. So ayun mga kabarkada, ang pogi nitong bagong lumabas. So pero halos halos same engineering naman siya nung dating sniper no. So ang wala lang sa kanya kasi ay wala siyang keyless no, ito yung walang keyless. Tapos wala siyang slipper clutch. So pero FI siya no. So displacement niya ay 155cc, single cylinder po siya. Sa power ay 17.7 horsepower at 9,500 RPM. So tapos meron siyang torque na 14.4 Nm at 8,000 RPM no. Meron siyang camshaft na single overhead cam, liquid cooled po siya. Meron siyang Borex stroke na 58.7 ano. May weight siya na 121 kg, ground clearance na 150 mm, gearbox 6-speed, fuel tank capacity niya is 5.4 liters, compression ratio niya 10.5:1, wheel base is 1290 mm, backbone yung kanyang frame no, mga kabarkada. So digital yung kanyang panel, LED yung mga ilaw, maliban lang sa mga signal light no. So ayun lang yung pagkakaiba niya sa isa. Ay hindi siya, wala siyang charger port unlike dun sa 155R. Tapos wala siyang keyless no. Pero ang ganda no. So sa presyo mamaya, yung presyo nasa loob mga kabarkada no. And ayun, maganda siya kumpara dun sa dating sniper. Ayun yung dating sniper. So magkaiba rin sila ng brake light sa likuran ano. Kasi yung brake light nun medyo pahaba. Ito ay mas pinaliit lang. Mas pinaliit to. Yun mas malapad yun. Ito mas pinaliit to. And aggressive look mga kabarkada. Grabe, ang pogi. Ang ganda pa dito, FI siya. Tapos 5.4 liter fuel ng capacity ano. So walang lumabas na sniper na ABS po mga kabarkada. Walang lumabas. Ang lumabas lang ay ito yung bago. So ito na iniintay niya, ano pa ang naantay niya. So sana is magana, punta lang kayo dito sa Yamaha Miga Via.
nagtahan ano. So ako pumunta ako dito from Cavite pa ako. Pinuntahan ko dito sa nagtahan para makapagbigay ako sa inyo ng konting impormasyon about dito sa bagong motors. Konting walk around pasilip lang natin ano. Kasi mahal na mahal ko kayo eh. Kaya ayan, nandito tayo ngayon mga kabarkada para i-vlog to no. So grabe yung pogi, grabe no. So eto naman yung kanyang isang kulay dilaw. So dilaw, bumblebee no. Ang ganda ng pagkakadilaw niya na may halong pagka-gray siya no. Diba? Tsaka aggressive yung look niya. Aggressive din yung upo niya no. So tipong pang ano talaga to, pang racing racing. Ayan, eto na yung inihintay nyo. So sana is makasilip ano. Punta lang kayo siya mami gabi ah. So naka-maxis pala siya ng tire no. Maxis yung tire niya sa maxis nga. Pati sa harap ay maxis din. Wow, maxis tire pala siya mga kabarkada. Extra max yung harap na maxis. Ayan, extra max na maxis. Pati ba ang pogi niya. Yung gulong talagang pang banking-banking na rin. Pang banking-banking naman gulong niya mga kabarkada no. Kaya ano pang hinahantay nyo? Tara na at silipin natin to no. So sa presyo naman, puntahan natin yung presyo sa loob. Tapos yung standard version. So yun mga kabarkada, ito pala si Yamaha 155R and si Yamaha Sniper 155. Ay 6 speed na siya. Magtalang yung dating model is 5 speed lang no. So bali 1 down 5 up ito, yung dati is 1 down 4 up. So ayan yung nabago sa kanya. Ayan, so maliban dito sa slipper clutch, charger port, keyless. So 6 speed na rin siya. Hindi katulad nung dati na 5 speed lang no, yung na-test ride natin dati. So eto pala sa R edition ay ano siya. Sa R edition ay ito lang talagang kulay ang meron siya. Pero pagka yung sa standard, so marami siyang kulay. May yellow, may black, may matte black, may glossy black, and blue. Ayan. So sir Boyet. Ayan. So ask natin siya about sa paano makapag-avail nito no? So ayan sir, paano nga ba sir makapag-avail ng bagong sniper natin? Simulan natin dito sir sa ano, sa standard version. So ngayon po, tumatanggap na kami ng reservation para sa sniper. Kasi ngayon lang nilabas dito mismo sa ano, yung bagong version niya. So hindi pa natin alam kung gaano pa karami ang darating mga delivery. So ang ano namin dyan, maano po kami na reservation, tumatanggap ka namin na reservation, 5,000 pinakang reservation minimum na reservation natin. Pwede rin naman sila mag full payment kung gusto nila, pero ang minimum natin is 5,000 para sa ano sir, yung para sa cash and installment o parehas lang yung reservation nila? Hindi, sa cash lang. Sa cash lang? Installment naman kasi hindi mo kailangan magpa-reserve kasi for approval naman ang installment eh. Siyempre, kung hindi ka ma-approvehan, hindi mo naman kailangan maglabas ng pera pag isa installment. So sa cash lang talaga tayo man reservation. Yun, so yung 5,000 naman na i-reserve nila is i-deduct naman doon sa original price sakaling na dumating na. So kaya namin nilano yan kasi hindi natin alam kung gaano karami ang madarating sa mga susunod na delivery. So kung kailan pa darating ano sir? O, kung kailan pa darating kasi ang ano kasi kaya mga talaga walang definite date. Hindi rin namin alam kung ilan ang darating saka kung anong kulay ang darating ng mga delivery. So kaya kung gusto nila mag-avail na, pwede na sila magpa-reserve. Dependable naman po yung 5,000. Na pabalik naman ano? Na reservation kung gusto nila mag-backout anytime naman nila. Kaso nga lang, may 1 month po na process yun pag nag-ano sila, nagpa-refund ang 5,000 reservation nila. Siyempre, may process naman kasi ang ano, ang pagre-refund. So, sir, eto naman pala. Paano pag mag-installment pala dito, sir? Paano mong ano niyo, ano yung requirement niyo pala? So, ang initial requirements natin pag sa installment is proof of income, syempre. Yung pinagkakasaka kumukuha ng pinagkakitaan mo. Doon kasi malalaman kung makapagbayad ka o hindi. Proof of billing. Ibig sabihin, billing sa kuryente mo, katulad tubig, kuryente.
ID, syempre, valid IDs, kailangan naman talaga yun. Essential. Ang pinaka, ano talaga sa IDs is license. Syempre, motor ang... Oh, kukulin. Kung na-applyan mo, syempre, kailangan mo na talaga ng lisensya. Ayan. So, so any, then, any other valid IDs kasama. Sa picture, pwede yung picture. 2x2 picture. Yan. Yan pa rin mga initial requirements natin. Kaya, sa pag-cash po, sir? ID lang, syempre. ID lang. ID lang talaga. Yun yung ano, pinaka... requirements ni LTO eh. ID lang at saka syempre pambayad. No? Oh, syempre. Kailangan natin ng pambayad. So, ayan sir. Ito yung price pala nila. So, magkaiba pala talaga. Ang pinagkaiba nitong dalawa is keyless, no? Oh, keyless na itong ano. Itong R. Sniper 155R keyless. Na keyless na siya. Tapos... So, kung ano yun nyo, katulad na rin siya nung NMAX sa Aerox na keyless. Meron na rin kasing keyless. So, ibig sabihin, wala na siya susi. Wala na. Oo. So, ito naman, yung pagiging keyless niya, ang function lang naman nito, parang may susirin lang naman. Oo. Parehas din. Kung paano mo iniikot ang susi, parehas din. Parehas lang din, ano. Ang kaibahan lang ito, mas ano siya, tawag ito, mas safe, ano? Mas safe na. Sa manakaw-nakaw. Para, ano, hindi na manakaw-nakaw. So, sa remote, sir, paano ba yung ano nun? Pagka halimbawa mawala yan? Mahal yan. Sabihin ko na sa inyo, mahal talaga ang ano. Hindi naman siya remote. Mm-hmm. Ang tawag sa kanya is... Ayan. Ito yun, ito. Ang tawag dito is sensor. Ay, sensor. Remote, ha? Mm-hmm. So, ang tanging function niya is pang on and off na system. Ibig sabihin, kasi sa remote, di ba, kailangan mong pindutin para gumana ang isang bagay. Mm. Dito, hindi. Lalayo at lalapit ka lang. Pag lumapit ka, mapapagana mo to. Mm. Kahit di mo na pala ito pindutin? Oo, kahit di mo pindutin, kaya nga hindi siya remote. Oo. Ngayon, kung lumayo ka, wala na. Oh. Hindi na siya gagana. So, nag-off na yung system niya. Pag ilapit, kahit hindi pinipindot yan, no? Ayun. Kaya hindi siya remote kasi maraming nakakamisunderstand kasi kalakas nila talaga remote siya. So, ang remote po kasi, kailangan mong pindutin para papagana isang bagay. Ang sensor, hindi. Lalayo at lalapit ka lang para mapagana mo yung system. So, ano pa yung pinagkaiba nito dun sa ano, sa NMAX at sa Aerox na keyless din? Parehas lang yung technology nila. Ba't yun pinipindot nila? Alin, yung pinipindot nila dito is for answer back key. Ah, yan. Ayun. Ano yung may sarapan? Tingin na, may sarapan. Sige, sir. Yun yung pag naka-parking ka, gusto mo maagad makita yung motor mo. Mm-hmm. Lalo kahit madilim. Di ba, katulad din yung sasakyan kung gusto mo agad makita. Pipindutin mo lang. Para mas mapabilis ang paghahanap mo. Kaya pinipindut nila. Ayun. Yung pala yung gamit nun. So, ngayon alam natin mga kabarkada kung ano yung gamit nung sensor. So, hindi remote siya, sensor pala siya mga kabarkada. No? Saka itong sensor na to, battery operated to ha. Napapalitan niya sila ang ibig paano? Ibig sabihin, nalulobat. Nalulobat? Kaya ako nagtataka kung hindi po siya gagana. Kasi hindi naman po kasi siya rechargeable. So, ang battery nito is battery lang naman ng common na relo. Ah, common na relo. Kahit saan mabibili, ano? O, kahit saan mabibili sa mall o sa mga bilihan ng battery na relo, meron po available yan. So, baka kala nyo nasira, hindi po. Baka lobat lang. Ayun, lobat lang. Kasi nalulobat po talaga siya. Oh. May chance talaga siya malobat. So, kung kala ko dati, ito ay hindi pinapalta ng battery. So, pinapalta din pala ito mga kabarkada, ano? And, para hindi kayo laging halimbawa maubusan na, no, malobat siya, no, edi mag-stack na sila ng maraming battery, no, para in case na mag-ride silang malayo at malobat to, gagamit niyo pala yung motor. Mura lang naman din naman to. Mura lang naman. Yung battery niya. Mura lang, ano. Mura, ha? Hindi yung remote. Ay, yung sensor. Medyo may kamahalan to. Kung sa mga kasama yung bibiro, siguro abutin kayo yung mga 6,000 ito. Yan lang, sir, yun. Yan lang. Tapos meron pang gagawin dito sa motor, wala na? Oo, meron din. Parang yung... Siyempre, may ipapasok mo yung code ng bagong remote dito. So, kaya kailangan ng kabarkada, ingatan natin itong
Remote sensor. Ito kasi yung ano na to, kunwari, kung wala sa kasa, o order, mga dalawang buwan pa bago ma... Dumating. Tagal din pala. Oo. Pero kung ano, kung sakaling mawala, huwag naman sana kung ano yung makabar, ano, makatrust. Meron tayo namang number dito, 6-digit code number dito, nakasama nung sensor. So, kailangan din itabi to, sir, no? Itong 6-digit code na to, pwede nyo kung paano rin yung motor nyo gamit to nang wala kang pinakasin. Paano yun, sir? By cellphone? Hindi, dito. I-ano siya. So, marami na rin naka-ano dyan na gusto mag... nagbablog ko paano ipapasok yung code na to. Pero hanggat maaari, huwag niyo ipapakita sa iba tong code na to. Hmm, talagang... Kasi dapat kailangan talaga nakakalam nito. Kasi kung iba nakakalam nito yung code. Maaaring manakaw yung motor, no? Oo, pwede na gamitin yung motor niyo gamit yung code. So, kaya kailangan itago natin ng mabuti ang code na yan, makabarkada. Kayo lang talaga nakakalam. Kaya hanggat maaari, tinatakpan namin talaga itong code na ito para kasakali. Doon sa may-ari talaga sila lang talaga nakakalam. Oo po. So, paano nyo ano, ipapasok yung code? Marami na pong vlog na lumalabas kung paano ipapasok. Marami na tutorial, ano? Kung marami na rin naman tutorial na lumalabas. Kaya makikita nyo po yan. Sir, pakitanggal po ito. Saka official po. Yun. Kaya nga ano yun po, ingatan nyo na lang po itong pinaka-sensor po yun. So, ayun, mga kabarkada. And maraming tayong natutunan kay sir about dito sa sensor na yan, ano? So, ayun nga, pinagkaiba nila is keyless to. Ito naman, hindi. Wala siyang charger port. Wala din, ano, sir? Hindi rin slipper clutch. Wala siyang charger port. Pero same engine siya. Same design. So, wala rin... slipper clutch. Wala rin slipper clutch. Wala rin. Pero pare sa F5. So, kaibahan talaga nila is keyless, slipper clutch, saka yung charger port. Charger port. Yung talaga yung binagdag dito sa R, kaya medyo mas mataas siya. Pero ang difference lang naman nila is almost nasa 6,000 lang naman. Ito, 114. Halos 121. So, halos nasa 6,000. 6,000 lang halos ang diferensya. So, kung bibili ako, ito na. No? Kasi yung ibang customer kasi mas parang mas preferred pa rin kasi nila yung disuse eh. Kasi nga naman pag nawala ito, di ba? Mas maano magastos. Okay. Kaya pag doon, pag nawala itong SIM, pwede mo duplicate lang. 60 pesos lang, duplicate niya na. Ito, mabigat-bigat. So parehas na parehas naman sila na ibang specification o specs. Katulad ng gulong, ilaw, tsura. So yun lang talagang kaibahan nila. Yung tatlong yun. Slipper clutch, saka yun. So, ayun, maraming salamat kay Sir Boyet para sa impormasyon na natutunan natin sa kanya. No? So, sana ay sa pagpareserve at mabumili. So, invite natin Sir sila. Sir, doon po sa mga ka-riders natin o kakpaps natin na gusto magpareserve, pwede po silang bumisita sa Facebook page po namin, Mega Via Motor Co. Incorporated, or Mega Via Yamaha Mega Via Nagtahan. Pwede po sila magpareserve online. Mawaya po, pwede naman po sila pumunta rito sa branch namin dito sa President Quirino Avenue, Corner Jesus Street, Pandangan, Manila. Tapos hanapin nyo lang po kami para may assist po namin sila. Lalo na si Sir Boyet. So, ayun lang mga kabarkada. Thank you very much. Thank you rin kay Sir para sa impormasyon na binahagi niya sa atin.